Ilulusot mo lang siya dito. Then, ayun yung ilalagay mo. Ito ilalagay mo sa tripod. So, meron siya kasamang ito, pouch. So, yun yung laman niya, guys. Update ko kayo pag nagamit ko na siya. Kasi, guys, ito na yung twist na sinasabi ko na medyo hindi naman kami nag-away, pero medyo na-guilty ako. Hindi naman, hindi medyo, na-guilty talaga ako. Bago to, naghanap sa YouTube kung ano yung alternative. Kasi para sa mga kagaya ko ng beginners, ayoko naman gumastos agad ng gano'ng kalaki. So, may nakita ako, kakahanap ko, na may nakita ko alternative. So, actually, yun yung gamit ko ngayon, guys. At, grabe, guys. Tutuusin, mas gusto ko yun. Pero hindi naman, hindi ko pa masasabi kasi hindi ko pa ito nagagamit talaga masyado. Kasi ngayon na lang ako nakapag-film. So, hindi ko pa sure kung okay pa rin ba siya kahit nasa labas. So, eto din, hindi ko pa rin napag-compare kung ano yung mas okay, pero i-update ko kayo dyan. Pero sa mga beginners, eto guys, maganda to. Wait, hi. Tatanggalin ko siya, so medyo hihina yung... So, medyo humina yung audio ko for sure. So, eto siya, guys. So, eto yung in-order ko talaga sa Shopee. Hindi ko pa ito nabibili. Then, ang tagal-tagal niyan dumating. Tapos, sabi ni Papa Jutes, pag ganun daw, baka walang stock, i-cancel ko na daw. So, nangyari, kinancel ko. Tapos, guys, worried din kasi ako na mga nasa 200 something to, lalagay ko na lang sa screen yung price at syempre na lang. Worried din ako kasi baka pag sinaksak ko sa iPhone, hindi din naman gumana kasi yung nag-review nito, wala ko nakita na ang gamit is iPhone. So, yung mga vlog na napapanood ko na gumagamit ng iPhone, puro ganito yung gamit. So, yung vlog na napanood kong ganito yung gamit is, Android phone. So, talaga nag-worry ako. So, kinancel ko na lang. Sabi ko kahit 200 something yun, sayang pa rin yun. Kasi, kapag hindi naman gumana. So, sabi ko talaga, doon lang talaga ako sa actual store bibili. Guys, as in, the day after ko to binhin, dumating siya, guys. Nagulat pa ako kasi kala ko kay Papa Jutes order yun. Sabi ko, kunin mo yung Shopee mo. Tumawag sa kanan sa baba na. Pagdating, hindi naman ito pagkain na isda. Kasi pagkain na isda yung in-expect niya. Pagkita ko, guys, microphone. So, nag-sorry na lang ako kasi sabi niya, ang mahal na nga nung nabili ka na microphone. Tapos, may isa pa. At parang doble. Pero tuwang-tuwa ako dito. Ang ganda niya. For sure, makikita niyo yung difference. So, nakalimutan ko kanina pa ako salita ng salita. Hindi ko naman yung microphone. Diba? Yung pagkakaiba, guys. So, nakaka-happy lang din nung nabili ko yung Boya. Nagigilty ako, pero nakaka-happy kasi parang feeling ko ako. Talagang vlogger na ako. Talagang i-invest na ako ng pang-vlog. Nahirapan din ako mag-edit. Kasi nga, kahit ako pag pinapanood ko yung vlog ko, minsan TV na yung ginagamit ko guys ha. Na-stress ako panoorin dahil sa audio. So, since ito na lang talaga yung gusto ko, tsaka investment na lang din naman to. Since gusto ko naman siya gawin ng pangmatagalan. So, okay na rin. Yung isa, yung maliit, yung ginamit ko ngayon, maganda siya, very handy, maliit lang niya. Parang, kung papipiliin ako guys, hindi pa final, pero mas gusto ko itong maliit kasi ang liit-liit niya lang, diba? Kahit maliit na bag yung dala ko, okay. So, very convenient, very handy. So, expect nyo na guys na this is it, pansit. So, at least magiging maganda na yung audio na mga vlog ko. So, hindi na mahihirapan yung mga nanonood sa akin. Hindi na rin ako mahirapan sa panonood ng sarili kong vlog. Then, isa pa pala sa gusto ko i-share na sobrang happy ko
So, hindi halata sa mukha, guys, diba? Na happy. Dahil siya na mabert tayo ngayon. So, yun pala, guys, yung isa sa New Year resolution namin ni Papa Jude. So, napag-usapan na namin ito bago pa pumasok yung 2021. Ito yung isa sa mahalagang bagay na na-realize namin itong pandemic is yung mag-ipon para kahit anong mangyari, handa ka. So, guys, finally, nakapag-open kami na account. So, ito siya, guys. Passbook siya. May kasama tong ATM card. Kaya lang, 1 week pa bago kumakuha yun. So, joint bank account siya, guys. Ang initial deposit pag joint bank account is 10,000. Then, guys, sa video, nung una nga akong nagtanong kung ano mga requirement, parang gusto ko mainis. Pero ganun talaga. May reason naman siguro sila, pero grabe, iba talaga sa Pilipinas. Parang may na, parang meron ata ako na basa or narinig na may nagsabi, magkukuha ka ng valid ID sa Pilipinas, ihingan ka din ng valid ID. Diba? Kaya ka nga kukuha kasi wala kang valid ID. Kakaloka. So, ayun guys, ang mga requirements pala pag gusto nyo rin mag-open ng joint bank account sa BDO, so kailangan 2 valid ID, government issued. Kailangan din ng company ID. Tapos, sa case ko, sabi ko nga rin kanina na since yung mga ID ko, ang address niya is Taguig, kailangan ko kumuha ng barangay clearance. So, kumuha muna ako ng barangay clearance. So, yun yung additional na requirement sa akin. Then, yung ID ko pala, kasi hindi ko alam bakit hindi ko, ilan lang yung ID ko, guys. Yung ID ko lang dito kasi. So, guys, ang ID ko na pinreset is yung ganito, yung sa SSS, yung UMID, tapos, ito lang kasi yung dala kong that time. Hindi ko alam bakit ito lang yung dala ko. So, pag-ibig, at saka itong UMID. Tapos, binabalik sa akin to kasi hindi naman daw to counted. Hindi siya valid. So, hinihingan ako kung may PhilHealth. Hindi ko alam pati ko nadala yung PhilHealth. Ay, wala sa wallet ko. So, ayun, medyo nagpa-approve-approve pa. Grabe, no, para magde-deposit ako, mag-open ako ng account. Hindi ako nangungutang, hindi ako nag-apply ng credit card. Pero may ganun-ganun pa, pa-approve pa talaga. Pero very, hindi naman ganun katagal. Thank you sa mga nag-assist naman sa amin. Very helpful naman sila at considering. So, naging usapan na lang. Kasi in-explain ko na yung partner ko nga sa kanya naman na bahay yung tinitirhan namin. Pwede niya lang din kami mag-add ng utility bill. So, any statement na may address na nakapangalan sa kanya para sa ano atayin eh, para sa bank statement. Para. Sabi ko nga, considerate sila, so pumayag sila na to be follow na lang yun. So, inopen na nila yung account. Then, meron pala silang para sa mga kids, guys. Ito maganda, yung Junior BDO Savings. Ang initial deposit lang nun, guys, 100 pesos lang. So, nagtanong na ako nun before, anong requirement. Tapos nun, hindi lang namin nagawa kasi ang sabi nun una, kailangan kasama yung bata kasi ipicturean yung bata. Buti na lang, tinanong ko ulit. Parang masakit na lang muna ko. Then, sabi, hindi na pala kailangan na isama pa yung bata. So, kailangan lang ng dalawang one-by-one picture. Then, pag nag-aaral yung bata, kahit online class yan, kailangan ng enrollment form. So, yun. Next punta namin doon, pagkukuha nyo na yung ATM card. Yung ATM card pala, pwede kang mag-request na tig-isa kayo. So, tig-isa kami ni Papa Jules. Then, pagpunta namin doon, i-open na lang din namin yung bata. Since, hindi naman, good thing nga na
iniba na nila yung proseso, hindi na kailangan isama ng bata kasi syempre guys, delikado pa rin naman. So, yun lang guys, piling ko ang haba-haba na nito. So, dapat may i-hold pa ako dito guys, ganyan naman. Dapat i-hold ko yan. Pero piling ko sobrang haba na to. Kaya lang kasi ng storage ko sa ngayon, since gamit ko is yung phone, hanggang 10 minutes video. So, dapat nga 20 minutes pataas yung ina-upload. Pero okay lang naman sa akin. At least, 10 minutes, may na-upload pa rin ako. So, sana guys, hindi kayo nairita kasi medyo magulo yung vlog ko ngayon. So, yung unboxing natin ng Boya. Kasi, medyo lutang. Pero, first time ko gawin yung unboxing. So, pagpasensyahan nyo na, next time, mas magagandahin natin. So, yun lang yung vlog para din sa Boya and about the same things. thank you sa time nyo guys, sa panonood, and sana may natutunan kayo. Ayun lang guys, thank you for watching, and if nagustuhan nyo, don't forget to subscribe to my channel. And pa-like na din and share this video. Have a good night, guys! Bye!